Hello mga ka-Spike! Welcome to Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan. Meron talagang mga player na year in and year out ay inaasahan natin to be some of the best in their craft. Andyan yung mga tulad ni na Eliza Valdez, Gia De Guzman, Abby Maranyo, Kat Valentino at iba pang player na kahit anong mangyari ay alam natin na dadalhi nila sa court ang kanilang skill, lakas at intensity. Pero sa 2022 PVL Open Conference, merong ilang players na masasabi natin ay di natin in-expect na magpapakitang gilas sa level na ipinakita nila sa kampanyang ito. Siguro dahil down ang performance nila last year, o kaya naman ngayon lang sila nabigyan ng ganitong opportunity, o kaya naman hindi pa sila naging consistent sa career nila. Ito ang ilan sa mga players na medyo ginulat tayo sa torneyong ito. Bago natin simulan ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy volleyball fan. I-like at i-share ang video. I-on mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa latest nating content. Dito ka hindi magugulat, effective ang Active White L-Glutathione para pagandahin ang kutis mo. Kahit placenta, collagen, kojic, rose hips, bleaching o carrot soap pa ang gamitin mo, siguradong positive ang glow na makukuha mo sa sabong ito. Una, Rachel Andakis ng Signal. Parang nakadami ng active white si ate mo Rachel nitong off-season. Maliban sa tuloy-tuloy ang pag-glow ng skin niya, rejuvenated din ang laro ni bakla. Bumalik ang assertiveness niya sa court at kita naman natin na may laman na ulit ang atake niya kahit sa back row pa. Solid din ang blocking ni ate mo at yung leadership niya ang isa sa mga susi kung bakit naman ginulantang ng Signal ang volleyball world sa season na ito. Pangalawa mula rin sa Signal, Queen Angelica Cayuna. Siguro nagsawa na siya sa kakabash natin at ng ibang volley trolls, kaya queen things lang ang ginawa niya for this conference. Iba ang confidence ni ate mo. Siguro partly na rin dala ng stint niya with the national team last year. Maliban sa kanyang impeccable setting, nice one sis, dala rin ni Jel ang floor defense at very good service game na malaking tulong sa pag-angat ng HD Spikers. Is she for real? Maybe yes, maybe no. At makikita natin yan sa later rounds. Pero if there's one thing na na-accomplish niya na, ay nabago niya na in a big way ang perception ng fans at observers sa laro niya. Next, MJ Phillips ng Petrogas. Siguro dahil matangkad siya at may athleticism, kaya pinagsisiksikan si MJ sa wings during her career here sa Pilipinas. But we heard na talagang quicker siya at sa conference na ito ay ipinakita niya na she belongs in this position at dito na siya dapat gamitin moving forward. Blocking ang pinakamalaking advantage niya dahil sa bukod sa matangkad ay mahaba din si Phillips. Maganda rin ang ipinapakita niyang timing at pagbasa sa atake ng kalaban. On offense ay aggressive din si MJ at kita naman natin yung chemistry nila ni Chi Sait dahil madalas din siya bigyan nito. Pang-apat, from Spiker's Turf, Este Creamline, Tots Carlos. Tandaan natin na kung di pa natripan ni Mother for Change MG na tumakbo as party list representative, eh baka bangku pa rin si Tots at ginagamit lang in case of emergency. Pero dahil sa eleksyon, eh nakikita natin ang pag-bloom ng kuya mo as the top scorer in the PVL. Yung power at lakas niya matagal nang andyan yan, kahit nung Pampanga days niya. Pero iba ngayon yung maturity at confidence na ipinapakita ni Kaloy, kaya naman mabilis ang pag-angat niya bilang main weapon ng Creamline. At huli, Del Palomata ng PLDT. Gaya nga ng sabi ko sa isa nating video, eh medyo matagal na tayong may duda dito kay Palomata. Madalas kasi natin makita siya na parang lost sa loob ng court. At siguro dahil nga sa height at kahit papano mobility niya, eh dapat game changer siya para sa mga team na nilalaroan niya. And in this conference, naniniwala tayo na she took a big leap forward. Mas aggressive humingi ng bola at mas maganda ang connection with her setter. In a team na medyo disappointing karamihan ng players, naging shining light nila itong Bacolod native.
Ikaw ka Spike, sinong player ang di mo inaasahan na mag-perform ng ganito kaganda? Tara at i-comment na yan sa baba. Salamat at kita-kita tayo muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fans.